Isa sa pinakapinag-usapan na rivalry noon ang kina Sharon Cuneta at Maricel Soriano. Ating alamin kung paano nagsimula ang tunggalian nina Shawi at Maria sa mundo ng showbiz. Paano ba sila sa likod ng kamera? Magkaibigan ba sila? O nagpatuloy ba hanggang ngayon ang kanilang pagiging magkaribal? The Philippine Showbiz List presents Sharon Cuneta and Maricel Soriano Rivalry, Then and Now. Maricel and Sharon. Unang nakilala ang Diamond Star na si Maricel Soriano bilang child star. Sa edad na 6 na taon, napasama siya sa pelikulang My Heart Belongs to Daddy noong 1971. Kasunod nito ay lumabas siya sa sitcom na John and Marcia, kung saan gumanap siyang anak na mayapang king of comedy na si Dolphy at ni Nida Blanca, na itinutuloy niyang pangalawang magulang sa industriya. Sa ilang taong itinakbo ng naturang sitcom, ay nakilala siya ng mga manonood sa karakter na si Shirley Puruntong. Ang nasabing palabas ang lalong nagpahasa sa kakayahan ni Maricel sa kanyang pag-arte at nagpakita rin siya ng husay sa pagpapatawa. Samantala, ang megastar na si Sharon Cuneta ay unang nakilala bilang mang-aawit. Noong 1978 na maging matagumpay ang kanta niyang Mr. DJ at nasundan pa ito ng awiting High School Life. Bukod sa pag-awit, ay sinimulan rin ni Sharon ang pag-host kasama kanyang tiyahe na si Helen Gamboa sa TV variety show na QUTE sa edad na 13 years old, kung saan naging daan ito upang unti-unti maging bukas siya sa posibilidad ng showbiz. The Battle of the Stars in the 80s, Viva vs. Regal. Noong 1980 nang ilunsad si Maricel bilang isa sa mga Regal Babies at bumida siya sa pelikulang Oh My Mama noong 1981, kung saan una silang nagkatambal ng kanyang ka-love team na si William Martinez. Ilan sa mga pinasikat na pelikula ni Maricel ay ang Saan Darating ang Umaga, Inday Bote, Batang Quiapo, Pinulot Ka Lang sa Lupa, Babaeng Hampas Lupa at Soltera. Nakilala rin si Maricel sa tawag na Queen of Drama Anthology dahil sa tagumpay na kanyang weekly drama show. Aminado mang hindi siya professional singer at ayaw niyang matawag ng ganon, ay nakapag-record ng dalawang kanta si Maricel para sa theme song ng pelikula niya na Oh My Mama at ang gold record hit na Ngayon at Habang Panahon. Bagamat ayaw na mabansag ang mga-aawit, ay naging sold out naman ang kanyang ginawang concert noong 1987 na Hello Hello Maricel at napasama pa sa ilang hit concerts dito sa bansa at maging sa abroad noong late 1980s at early 1990s si Maricel. Sa naging tagumpay ng karera niya sa showbiz ng mga panahong yun, isa siya sa kinukonsiderang top Regal baby at ayon kay Mother Lily Monteverde, Regal without Maricel is nothing. Kasabay ng paglulunsad kay Maricel bilang Regal's primary darling ay mula sa pagiging singer ay pinasok naman ni Sharon Cuneta ang pag-aartista at isa siya sa nangunang bituin ng Viva na nagdala ng ningning sa Viva Films. Hindi maitatanggi na maliban sa kanyang galing sa pag-awit ay meron siyang husay na pinamalas sa pag-arte na agad na minahal ng mga manonood. Gaya sa kanyang mga pelikula na Dear Heart at P.S. I Love You, kung saan nakatambal niya ang 1980s heartthrob na si Gabby Concepcion. Ilan sa pinagbidahang mga pelikula ni Sharon na talaga naman naging matagumpay ay ang Sa Hirap at Ginhawa, Bukas, Luluhod ang Mga Tala at Dapat Ka Bang Mahalin, na naging daan upang mauwi niya ang 1984's box office queen of RP movies. Sa tinatamasang tagumpay ni Maricel at Sharon sa showbiz, hindi maitatanggi na naging mainit ang mata ng mga tagahanga sa kanilang dalawa. Dito naman nagsimulang ikumpara ang kanilang mga kakayahan at sa kung ano pa ang kaya nilang ipakita maliban sa pag-arte at pag-awi. Different personalities. Si Sharon ay nanggaling sa prominenteng pamilya. Nagmula man sa kilala at mayamang angkan, ay nakagawa naman siya ng sarili niyang pangalan sa industriya. Ang kanyang sweet and demure image at pagiging malapit sa tao ay nagbigay daan upang tangkilikin at mahalin siya ng publiko. Taliwas naman ito, ang kinalakhan ni Maricel na bata pa lang ay kinailangan magsikap kung kaya pinasok ang pag-aartista upang makatulong sa pamilya. Mula sa pagiging cute at bubbly na si Shirley hanggang sa pagiging sweet na si Mary, si Maricel ay nakilala bilang Taray Queen dahil sa naging mga karakter niya sa pelikula at telebisyon na minahal ng mga manonood, lalo na sa walang preno niyang pagsasalita. Sa kanilang pagkakaiba, nakakuha naman sila ng kanya-kanyang mga tagahanga. Diamond Star
and megastar. Sa pagpapatuloy ng kani-kanilang mga karera sa industriya ay ipinanganak naman ang bansag sa kanila na didikit sa kanilang pangalan habang buhay. Noong 1985, nang inera ang isa sa mga pinakasikat na pelikula ni Sharon, ang Bituing Walang Ninging, kung saan nakasama niyang bumida sina Christopher De Leon at Sherry Hill. Dahil sa tagumpay ng naturang pelikula ay muling nauwi ni Sharon ang parangal bilang 1985's box office queen of RP movies at bida sa takilya kung saan nasundan pa ng pagkapanalo niya ng 1986 FAMAS Awards. Dahil sa patuloy na tinatamasang tagumpay sa box office ang taong ninyon, ay binansagan siyang megastar ng entertainment press. Samantalang naging maganda naman ang karera ni Maricel sa pagpasok ng dekada 90, kung saan nagbida siya sa tatlong mga pelikula na may iba't ibang tema sa loob lamang ng isang taon noong 1994. Ang mga pelikulang ito ay ang Vampira, Separada at Minsan Lang Kita Iibigin. Agad na napansin ng mga movie press ang galing at tagumpay na yun ni Maricel. Matatanda ang sa panahong yun ang pirmahan ng dating Pangulong Fidel V. Ramos ang isang law proclamation na nadireklara na mula September 1994 hanggang September 1995 ay ang Diamond Anniversary of Philippine Cinema. Dito na isip ng movie press na nararapat na ipataw ang titulong Diamond Star kay Maricel. Sa naging bansag sa kanila, napatunayan nina Maricel at Sharon na walang iba pang pwedeng magmay-ari ng pangalan na yun kundi sila lamang. Na nag-iisa lamang ang megastar at ang diamond star sa Philippine showbiz. Sa lumipas na panahon ay hindi may pagkakailan naging ambag din na Sharon at Maricel sa industriya, lalo pat ang pangalan nila ay nagmarka na sa mga manonood mula noon at magpahanggang ngayon. Ika nga nila, iba ang dating ng megastar at diamond star. Ilang mga parangal at nominasyon na rin ang kanilang tinanggap mula sa iba't ibang kategorya. Subalit silang taong lumipas, hindi pa rin mapipigilan na ipagdikit ang kanilang pangalan, lalo na sa usapan kung sino ang mas magaling. Ganun pa man, kahit ilang beses na nagsabong ang kanilang mga tagahanga, ay hindi nagpa-apekto sila Maricel at Sharon sa mga walang katuturang kontrobersyang ito. Hindi sila nagbitaw na masasamang mga salita tungkol sa isa't isa. Mapapansin mang hindi gaano naging malapit noon dahil sa trabaho nila sa industriya, ang mahalaga ay hindi sila magkaaway sa tunay na buhay at naging magkaibigan. At walang nangyaring siraan sa kanilang mga karera at pagkatao ang bawat isa. Maricel on Sharon's Concert. Sa ginawang 40th anniversary concert ni Sharon sa Araneta Coliseum noong 2018, ilang mga sikat na personalidad ang nakilang dumalo sa naturang event. Ngunit ang hindi inaasahan at ikinatuwa ng mga tagahanga ay nang makitang naroon si Maricel sa concert. Hindi lang siya basta nanood, kundi nakuhanan pa siya sa backstage kung saan makikitang magkayakap ang dalawa na animoy matagal na hindi nagkita at binigyan pa ni Maricel ang bulaklak ang kaibigang si Sharon. Agad na pinag-usapan ang tagpong yun sapagkat sa tagal na nila sa industriya ay bihira lang namamata ang magkasama ang dalawa. Ito rin ang kauna-unahang pagkakataon na napanood ng Diamond Star ang concert na kanyang matinding kakompetensya noon sa showbiz. Sharon and Maricel on ABS-CBN Christmas Special. Kinilig naman ang mga taga-subaybay ng dalawang magaling na aktres ng kanilang henerasyon ng i-post ng megastar ang sweet na larawan nila ni Maricel na magkayakap at magkadikit ang mukha sa kanyang Instagram na may caption na Last Night with Maria. Kalakip nito ang tatlong pusong emoji at stars. Ang naturang larawan ay kuha mula sa ginawang taping sa Araneta Coliseum sa ginanap na ABS-CBN Christmas Special noong 2019. Sharon wants to work with Maricel in a movie. Sa dinami-raming magkaribal sa showbiz, isa ang pagsasama nila Maricel at Sharon sa isang proyekto ang pinakaabangan ng kanilang mga tagahanga. At maging ang megastar ay tila ba hindi nakatiis sa inaasahan niyang pagsasama nila ng kaibigang si Maria. Noong March 2021 ay dinaan ni Sharon ang panawagang ito sa kanyang Instagram. Kasabay nito ay pinost siya ang throwback black and white picture na ni Maricel habang kumakanta sa stage na may caption na Ano na Mary? Itong babaeng ito mga 1,000 times ko na sinasabi na gumawa na kami ng movie. Atin ko, hintayin pa ba natin mag 65? Eh bakit kasi tuwing binibring up ko iniiba mo ang topic? Ayan, sinubong na kita sa netizens para alam nila ikaw lang ang hinihintay ko. Tara na Mary! Sa naging pahayag nito ng megastar na buhay ang pag-asang matutupad na sa wakas ang matagal na planong pelikulang pagsasamahan nila. Kaunay nito ang hindi pa din mamatay-matay na intrigang ikinakabit sa dalawa. Kung sino ang mas nakakaangat, mas magaling at sino ang mas totoo. Hindi rin mapigil ang paglabas ng issue na baka si Sharon lang daw ang interesadong magkasama sila sapagkat hindi man lang nagpahayag si Maricel ng interes sa ginawang iyon ni Sharon. Maricel not endorsing Sharon's husband Kiko. Naging maganda sa mata ng publiko ang pagsasama sa stage na Sharon at Maricel, lalo pat napansin ang pagiging sweet nila sa isa't isa.
sa naganap na campaign rally ni na Vice President Lenny Robredo at Senator Kiko Pangilinan sa Pasay City noong April 23, 2022. Dinaluhan ito ng Diamond Star upang opisyal na i-endorso ang kandidatura ni Robredo at batiin ito ng maligayang kaarawan. Si Sharon ang nagpakilala kay Maricel bago ito umakyat sa stage at mahigpit ang yakap ng magkaribal sa showbiz na magkita at magbeso-beso. Ang ganda ng ginawang intro ni Sharon para kay Maricel. Anya, iilan lamang po ang tunay na Reyna sa pelikula. Ito na po ang ating kaibigan. Kung ang tawag po sa akin ay Mega, ito naman ang aking at ating Diamond Star, Miss Maricel Soriano. Tumanggap na masigabong palakpakan si Maricel mula sa mga taong naroroon. Sa kanyang naging talumpati, hindi nabanggit ni Maricel ang pangalan ng mister ni Sharon na si Senator Kiko Pangilinan na tumatakbong vice presidente. Dahil dito, umugong ang balitang baka hindi si Kiko ang napupusuan ng Diamond Star na maging vice presidente, kung kaya ang kandidatura lamang ni Lenny ang kanyang ikinampanya. Ang ginawang ito ni Maricel ay kinadismaya ng ilang mga tagahanga ng megastar, lalo pa't ang ganda raw ng ginawang intro sa kanya ni Sharon at todo ang pagpuri nito sa kanya. Kaya umaasa silang sana kahit saglit man lang ay nabanggit nito ang pangalan ni Kiko. May iba namang dumepensa at nakiusap na huwag nang bigyang mali siya at palakihin pa ang hindi pagbanggit ni Maricel kay Kiko. Nadagpan nito, umapila naman ang mga tagahanga at supporters ni Maricel na huwag nang gawa ng issue ang nangyari dahil sa kanilang paniniwalang maiksi lang ang oras na ibinigay para sa mga celebrity campaigner. Kung kaya nakasentro lamang kay Lenny at sa kaarawan nito ang pag-endorso ng mga artista. May umaasa naman na sana ay hindi maapektuhan ng nangyari ang pagkakaibigan ni Sharon at Maricel. Ikaw ba? Isa ka bang Sharon yan o Maricel yan? I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!